Umabot sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng mga nasirang pananim sa lalawigan ng Isabela dahil sa pananalasa ng bagyong Labuyo. Nakauwi na at nagkukumpuni na ngayon ang kanilang mga napinsalang bahay ang mga pamilyang lumikas kahapon. Makibalita tayo kay Isay Reyes. Isay? Mark, di tulad kahapon na nakaranas tayo ng napakatinding ulan at napakalakas na hangin dito sa Isabela ngayong araw. Maliwalas na ang panahon, napakataas na ng sikat ng araw at hindi na rin umuulan dito. Kagabi naman, nakuna ng GMA News ang aktwal na pag-rescue sa isang pamilya sa Barangay Batal, Santiago City. Ayon sa otoridad, biglang tumaas ang tubig doon at nahirapang umalis ang ilang residente. So gamit ang rubber boat, pinuntahan ng mga rescuer ang komunidad sa kabilang bahagi ng ilog. Ilang minuto pa, matagumpay na nakuha ang mga residenteng naipit sa baha. Ayon sa residenteng na rescue, hindi nila inakalang raragasa bigla ang tubig mula sa ilog dahil hindi na maulan noon. Nang subukan daw tawirin ng kanyang mga anak ang ilog, muntik na silang mamatay. Galing daw ang tubig sa ilan pang karatig bayan. Sa bayan naman ang Dinapige, nakauwi na sa kanilang mga bahay ang 67 pamilyang inilikas nung kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Labuyo. Ang mga taga-barangay Rizal at Nagasikan nagsisimula ng magkumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. Tumaas naman ang level ng tubig sa Magat Dam, kaya simula pa kagabi kinailangan magpakawala ng tubig. Sa buong lalawigan, umabot na sa halos 200 milyong piso ang halaga ng mga pananim na napinsala ng masamang panahon. Yan ang latest mula rito sa Isabela. Mark? Maraming salamat, Isay Reyes.